Magandang pagbabalik, mga katropa. Naranasan mo na bang magsuot ng mga bota at nakababad ang iyong mga paa sa dumi at putik ng mahabang oras at magdala ng mabibigat na karga? Nasubukan mo na bang gugulin ang iyong magdamag ng basa sa ulan at naka-uniforme? Nasubukan mo bang magronda at may dalang mabigat na karga habang hinahanap at hinahabol ang iyong kalaban sa teritoryo na hindi ka pamilyar? Bago natin ituloy ang ating kwento, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Ito ang karaniwang bagay na dinaranas at pinagdadaanan ng isang magiting na sundalo. Hindi mo masabi maliban kung ikaw ay isa sa mga ito. Sa pagkakalam nating lahat, ang matatapang na lalaki lamang ang kayang magbuwis ng buhay sa digmaan para sa kapakanan ng 100,000 tao. Sa larangan ng labanan, hindi sila nagpapakita ng takot sa kanilang mga kaaway. Ang tunog ng mga pagsabog ng bumba at mga putok ng baril ay hindi nila kinatatakutan. Sila ay hinihimok na mabuhay sa halip. Ang kanilang kapalaran sa larangan ng labanan ay hindi matukoy kung uuwi silang buhay o nasa isang kabaong. Ang mga sundalo ay sinanay na maging mandirigma para sa kapayapaan at katahimikan. Silang lahat ay sinanay na maging mahusay na mga tagapagtanggol galing sa ordinaryong sibilyan hanggang sa isang magiting na mandirigma. Sila ay mentally at emotionally na inihanda sa kung ano ang naghihintay sa buhay sa kanila sa totoong labanan. Nakita lamang natin ang digmaan sa mga pelikula. Di natin inakala na makakaranas ang Pilipinas ng digmaan, akala natin sa mga pelikula lamang. Ang Marawi ay bumagsak mula sa maunlad na lungsod hanggang sa isang ghost town. Ang buhay ng libu-libong sibilyan ay nanganib. Ang mga sundalo ay pinadala upang iligtas ang mga inosenteng sibilyan na nadamay doon. Nabubuhay ang kanilang mga pamilya sa likod ng walang kasiguraduhan kung makakaligtas sila. Ngunit ang mga sundalo ay sundalo, walang reklamo, walang takot, walang pag-aalinlangan. Sila ay lalaban para sa kanyang bansa. Ang mga napiling kalalakihan na ito ay pinanganak upang maligtas ang buhay ng kanilang mga kababayan at bansa. Inahangad ko na maging mapayapa ang mga kaluluwa ng ating mga sundalong bayani na nagbuwis ng buhay at sa mga kababayan natin na biktima ng kaguluhan sa ating bayan at sa buong mundo. Di makakalimutan kung paano sila nakipaglaban para sa bayan. 100 mga magulang, lalaki, babae, mga asawa at mga anak na nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, na pinili na magsilbi sa bayan kaysa unahin ang sarili. Huwag nating kalimutan ang ating mga bayani dahil sila ay bahagi ng ating kasaysayan. Medal for Valor o anumang award ay hindi sapat para sila ay pasalamatan para sa kanilang ginawang kabutihan para sa ating bayan. Saludo po ako sa lahat ng mga magigiting nating mga kawal. Mabuhay po kayo! Hanggang dito na lang po ang ating pagpupugay sa ating mga magigiting na mandirigma. Maraming salamat po sa inyo.